Kung ang community pantry sa Maginhawa, Quezon City ay hindi muna magbubukas dahil sa red tagging, tuloy naman ang community pantry sa Sampaloc, Maynila. At mula po sa Maynila, may unang balita live si Darlene Kai. Darlene! Connie, marami na ang lugar ang nagtayo ng sarili nilang community pantry matapos nilang ma-inspire sa sinimulan sa Maginhawa, Quezon City. Tulad na lang dito sa kinatatayuan ko sa Sampaloc, Maynila na sinimula ng isang grupo ng mga manggagawa. Ikalimang araw na nitong community pantry sa Sampaloc, Maynila. Sinimulan ito ng isang grupo ng mga manggagawa pagkatapos nilang mahikayat noong simulan ito sa Quezon City. Simple lang ang konsepto. Magbigay ayon sa kakayahan at kumuha batay sa pangangailangan. Noong unang araw, nag-ambag daw ang mga manggagawa gaya ng factory workers at BPO employees para bumili ng mga gulay, delata, noodles, itlog, bigas at iba pa. Mga residente lang din daw sa Sampaloc ang kumukuha para sa kanilang agahan, pananghalian at hapunan. Kalaunan, marami na rin nagdo-donate in-kind man o sa pamamagitan ng kanilang GCash na siya rin nilang ipinagbibili ng pagkain kinabukasan. Ang pinagkaiba nila sa ibang community pantry, nagdo-donate din daw ng maliit na halaga ang ibang residenteng kumukuha ng pagkain dito. May maliit na box dito sa lamesa kung saan sila naghuhulog ng kahit magkano. Ito raw ang isang paraan para mapanatili nilang sustainable at magtuloy-tuloy ang community pantry. Narito po ang pahayag ng isa sa mga miyembro ng grupo ng manggagawa na nagsimula nitong community pantry. Malaking tulong to sa mga kababayan natin na hanggang sa ngayon ay wala pa rin nakukuhang kahit anumang tulong. At syempre dahil sa gitna ng pandemya na maraming nawalan ng trabaho, matindi ang kagutuman. Sa ngayon, wala pang pila rito pero mula pa kanina, sunod-sunod na yung mga tao na dumaraan para kumuha ng tigi-isang supot ng bigas, ilang delata o kaya ay isang gulay para raw sa kanilang almusal. Lahat naman ang nakita kong dumaan dito ay naiintindihan naman yung konsepto ng community pantry na kukuha lang ng kailangan nila para sa araw na ito. Yung mga dumaraan dito na nakita ko kanina, mga tricycle driver, street sweeper at iba pang mga residente. Sabi ng mga nakausap ko, napakalaking tulong daw sa kanila nitong community pantry, lalo at maraming kapos talaga sa budget ngayon. Yung maliit na box na nakikita nyo doon, dyan hinuhulog nung ilang residenteng kumukuha yung kanilang maliit na donasyon para magkaroon pa rin ng pambili ng supplies sa ibang araw. Kahapon, umabot sa mahigit 7,000 yung cash donations dito. Mula yan doon sa kanilang GCash at pati na rin yung maliit na halagang inihuhulog ng mga residenteng kumukuha ng pagkain nila dito. Iba pa yan, doon sa mga in-kind naman na donasyon. Minsan daw may mga dumaraan dito para lang magbigay ng kanilang mga donasyong pagkain, delata at iba pa. At ang hilingan ng grupo ay sana magtuloy-tuloy ito, marami pang donasyon na dumating para mas marami pang residenteng matulungan. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Darlene Kai, buong puso para sa Pilipino.